Good Friday morning! Friday na ulit. Kamusta na kayo? Naulan po ba dyan sa Baguio? Dito po kasi maaraw sa umaga, tapos sa hapon na ulan po. Anyway po, nandito po ako sa Imus. And miss ko na po kayo. Miss ko na rin po ang Baguio. Kung kalooban ng Panginoon, makauwi na rin po ako ng Baguio soon. So, bago po tayo mag-start, tayo po ay manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa pagkakataon na ito para po kami ay makapag-aral uli na iyong salita. Samahan mo po kami ulit, bigyan mo po kami ng karunungan at langin ko po na samahan niyo po kami, kayo po mag-bless sa bawat isa na gising na Lord at bigyan niyo po kami lahat ng presence of mind and open heart sa pag-aral po ng iyong salita sa umagang to. Maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. So, maraming salamat po sa mga excited pa rin po na makinig ng or manood ng ating 6 o'clock habit po. Sana bless kayo ng Panginoon. And share nyo rin po ito. Anyway, nagpapasalamat po ako kasi dati po, konti lang yung nag-share. Ngayon, may nakakita na po ko 4 na nag-share. So, mag-share lang po tayo. At pwede naman po ito i-replay. Pwede po panoorin any time of the day. O, sana i-bless kayo ng Panginoon sa pag-share po ng ating mga devotion. At nalangin ko na may makapanood ng mga mahal natin sa buhay. At nalangin ko na ma-bless po sila and makilala po nila ang ating Panginoon. Ang ating title po ng pag-aaralan for today is Lord, what will thou have me to do? Na sinulat ni Dale Troyer. Sabi dito sa Acts 9:6, and he trembling and astonished said, Lord, what wilt thou have me to do? And the Lord said unto him, arise and go into the city and it shall be told thee what thou must do. So sa Tagalog po, tumayo ka't pumasok sa lungsod at do'y sasabihin ko sa iyo kung ano ang dapat mong gawin. Maraming beses po na dumadaan tayo sa mga situations, nagtataka tayo, nagtatanong tayo, Panginoon, ano ang gagawin ko ngayon? Panginoon, saang direksyon ako pupunta? Or minsan, tinatanong din natin, Lord, ano ang nais mong iparating or nais mong sabihin sa mga pagsubok na nararanasan ko ngayon? Paano ba natin haharapin yung mga bagay na walang katiyakan sa buhay natin? Yung hindi natin nakikita yung future, di ba po? So gumagawa po tayo ng mga decisions na hindi natin alam kung tama or mali. Lalong-lalo na yung mga pagkakataon na yung sa oras na yun mismo na kailangan mo na mag-decisions. So parang hirap po, di ba, na sarili lang natin. Siyempre, pag may mga problema po tayo, pag may mga dinadala sa mga problema, naghahanap po tayo ng mga solusyon or mga, yun nga po, solusyon sa mga problema natin sa ating sariling kakayahan. Na, oh, tama na to. Ito na yung solusyon sa mga problema natin. Siyempre, ang devil po, gustong-gusto niya yun na manangan lang tayo sa sarili nating mga decision, mga na magtiwala tayo sa mga sarili nating kakayahan, yung sa mga karunungan na meron tayo para sa mga decisions na ginagawa natin. So akala natin tama yun, na yun na ang dapat. Hindi natin alam na tuwang-tuwa na yung devil na gumagawa tayo ng mga decisions na pang sarili natin. Sa halip, pag gumawa tayo ng mga decision, instead, dapat ganito yung magiging behavior natin, na pag gumagawa tayo ng mga decisions natin, mag-pray tayo sa Panginoon. Wala naman sigurong masama kung sa time na yun, yung sa moment na yun na kailangan mo nang gumawa ng decision, pwede ka mag-pray saglit sa Panginoon. Lord, guide niyo po ako sa decision na gagawin ko. Or tulungan niyo po ako sa mga decisions na gagawin ko. Maganda po yung nagko-consult pa rin tayo sa Panginoon, na hindi natin siya nakakalimutan every time na may mga decisions tayong ginagawa. And pagkatapos nating gumawa ng mga decisions na hindi natin kasama ang Panginoon, after that, parang malungkot tayo na parang,
ito ba yung tamang decision? Ito ba yung kalooban ng Panginoon? Tama ba yung decision na talagang ginawa ko? Kasi pag kasama natin ang Panginoon sa mga decisions na ginagawa natin, every time na humihingi tayo ng guidance sa ating Panginoon, na nagko-consult tayo sa Kanya, alam natin na ibe-bless niya tayo. Diba po? Na nagkakaroon tayo ng kapayapaan na humingi ako ng guidance sa Panginoon na ito yung gagawin kong decisions. And alam natin na bibigyan tayo ng directions ng Panginoon. Kagaya po sa buhay ni Paul, diba po? Nung papunta po siya sa Damascus, kaya po siya pupunta doon para usigin yung mga naglilingkod sa Panginoon, yung mga nangangaral ng mga salita ng Diyos. Pero ano ang ginawa sa kanya ng Panginoon? Kasi siya po yung taga-usig po eh, ng mga lingkod ng Panginoon. Instead na ganun ang gagawin niya, nagkaroon ng ibang direksyon. Yung plano niya na gagawin niya. Instead, sabi sa kanya ng Panginoon, sasabihin ko sa iyo, pumasok ka sa lungsod na yon at sasabihin ko sa iyo ang dapat mong gawin. So, maraming beses din natin ginagawa yung mga decisions na tayo-tayo lang na ito na yung decision ko, tama na to. Tapos ginagawa natin na hindi tayo humihingi ng direksyon sa Panginoon. Pero ang kalooban ng Panginoon, hindi na natin nagagawa. So ang kalooban ng Panginoon kay Paul na maging tagabahagi din siya ng salita ng Diyos. So ang kalooban ng Panginoon para sa atin, maglingkod tayo sa Kanya and mamahagi din tayo ng mga salita ng Diyos. So kagaya ni Paul, na taga-usig ng salita ng mga mangangaral ng Diyos na binigyan ng panibagong direksyon ng Panginoon, instead na siya na yung taga-usig, siya na yung nagsasalita or siya na yung nangangaral ng salita ng Diyos. Paano po ba natin haharapin yung mga pagsubok na dumadating sa buhay natin? Willing po ba tayo na tanggapin ang direksyon na ibibigay sa atin ng Panginoon? O mas gusto nating sundin yung mga desisyon na wala ang pagkukonsulta sa ating Panginoon? Ang pagpapala ng Diyos ay maari lamang mapasa atin ng ganap kung tayo ay nakatuon sa kalooban ng Diyos. Diba po, pag nag-pray tayo ng kalooban ng Diyos, ibibigay niya sa atin ito dahil ito yung kalooban niya. Naway huwag nating hangarin na sadyang lumakad sa labas ng kalooban ng Panginoon para sa atin. Ang Diyos ay palaging tapat na nagbibigay ng direksyon para sa atin kung hihingi lamang tayo sa Kanya ng may kalayaan sa ating kalooban. Yung gusto din po ba natin na ang Panginoon na i-guide din tayo? Kasi pag ginawa po natin yun, alam natin na i-bless din tayo ng Panginoon. Na hindi tayo nagde-decide para sa sarili natin na ayokong gawin yun kasi nahiya ako. Pero yun yung gustong gawin natin para sa ating Panginoon. Na huwag tayong mahiya na ipahayag yung Kanyang mga salita. Na huwag tayong mahiya na ipalaganap yung Kanyang mga salita. Lalo na sa mga kaibigan natin, sa mga mahal natin sa buhay. Naway maging malapit sa atin ang Diyos habang hinahanap natin ang direksyon para sa ating buhay. So, nawa ay patuloy tayong magtiwala sa ating Diyos, nabibigyan niya ng direksyon yung buhay natin. Ano ba talaga ang purpose natin dito sa mundo? Mag-pray po tayo kung ano yung kalooban ng Panginoon para sa atin. At alam po natin na bibigyan tayo ng direksyon ng Panginoon. Ituturo din niya sa atin kung ano yung mga nais niyang gawin natin dito sa mundo. So dalangin ko po na may natutunan po tayong muli sa umagang ito. And dalangin ko na patuloy po tayong hingi ng direksyon sa ating Panginoon para po sa Kanyang kalooban. Tayo po ay manalangin.
patawad po Panginoon kung gumagawa kami ng mga desisyon sa buhay namin na di kakasama, na gumagawa kami sa aming mga sariling kakayahan. Lord, show us your way today. Huwag mo po lawang hayaan na manangan kami sa sarili naming kakayahan, sa sarili naming kalakasan at sa sarili naming kagustuhan. Sa halip po, i-guide mo po kami. At sa lahat po ng decisions na gagawin namin, Panginoon, turuan mo po kami ng tamang direksyon ng buhay. Sa mga dapat namin gagawin, Panginoon, para mabigyan ka ng kasiyahan. Turuan mo po kami, Panginoon, para magawa yung mga nais mong gawin namin habang nasa kamay kami ng mga mundong ito. Tulungan niyo po kaming gawin ang lahat ng kalooban mo. Maraming maraming salamat, Panginoon. Pinupuri ka namin, pinasasalamatan sa iyong pagbibigay ng direksyon sa buhay namin. Maraming maraming salamat, Panginoon. In Jesus' name we pray, Amen. So, tuloy pa rin po ang ating 8 o'clock habit. Meron pa po tayo mamayang gabi hanggang Saturday night po ng Balyena Family. And Saturday morning po, meron po tayong BTS o Kids True Stories po every Saturday 10 to 11 a.m. And Sundays po, ang ating worship service, meron pa rin po tayo ng 9 to 11 a.m. And meron din po tayong live. Tuloy-tuloy pa rin po yung live para po yung mga hindi makakapagsimba ay mabe-bless po kahit nasa bahay lang po tayo. And every Sunday po, yung ating pag-aral po ng Book of Genesis para sa mga kababaihan, mag-join po tayo. And sa mga kalalakihan po, meron po sila ng 5 to 6 p.m. po ng may fellowship po sila every Sunday. Mag-join din po tayo. Mga kalalakihan, mag-join po. And para din po sa mga kabataan, meron po silang I Love Youth every 2nd and 4th Sunday of the month. So, everybody is happy po. Everybody will be blessed kung patuloy po tayong mag-aral at makikinig ng salita ng Diyos. Thank you, Lord. It's Friday. Have a nice day. God bless you all.